katol, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa na alisin ang mga watermarks dito sa sasakyan ko. Although konti-konti pa lang naman yung watermarks niya, no. So actually parang hindi pa talaga siya halata. Ayan, kundi o napapansin, baka hindi niya napapansin sa cellphone, ayan, no. So may mga watermarks na siya sa ano, sa mga salamin. Maliliit lang, konti lang kasi nakaano naman 'to eh. Napahida na rin 'yan nung nakaraan lang, mga 3 buwan na tayo nakakalipas. So, ngayon meron na siya ulit, na nagbi-build up na siya ng mga konting-konti lang talaga. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko, paano ko siya tanggalin at kung ano yung panggamit ko. Okay. So, ngayon mga katol, ang gamit kong pangtanggal ng marks remove ng water marks remover ay ito. Binili ko to doon sa kung saan ko pina car coating to sa sasakyan ko. So, para hindi na rin mag-iba-iba yung mga chemical na ginagamit, kasi minsan daw hindi, pagka pinagalo-halo yung iba't ibang brand is nagkakaroon ng mga chemical reaction. So, hindi maganda kalabasan. Kaya kung saan ako nagpa-car coating, doon na rin ako bumili ng pang-maintenance ko. So, ito 'yon. Ayan. So, ito is nasa 3,000 to. So, isang watermark remover, isang maintenance coating, at saka yung isang pang glass cleaning, no. Pero ang kinuha ko, instead of glass cleaning, ay dalawang water mag remover na kinuha ko. So ito yung ginagamit ko. Okay, tara, let's. So yung iba mga katol, pag naglalagay ng water mag remover, binabanlawan na nila ng tubig agad. Binabanlawan na agad ng tubig, oh, kasi masyado matapang yung ano, yung water mag remover. Yung ibang brand yun na, ito, hindi naman siya, matapang din siya, pero hindi nyo na kailangan banlawan agad ng tubig. Kailangan punasan nyo na lang siya agad. So, papakita ko sa inyo. Ito yung ginagawa ko. So, itong watermark remover na to. Ayan, watermark remover. Dito ko lang siya i-spray. Tagal lumabas. Dapat din mga katol, walang alikabok yung ano niyo, yung mga salamin niyo, kasi magagasgasan yan pagka pinakita niyo agad ng ano, basahan. Ang tagal lumabas doon sa spray, kaya binuksan ko na ng konti. Pagkapahid yun na may watermarks remover, dapat punasan nyo kaagad ng tuyong basahan. Hanggat maaari siguro, gumamit kayo ng gloves, kasi matapang talaga yung watermarks remover. Yan, okay na. Special dito sa mga gilid-gilid mga katol, especially dito sa mga area na to. Yan, diyan nagbi-build up yung mga watermarks dito sa mga area na to. Yan, basta gilid-gilid yung hindi masyadong napapansin. Yan, diyan kasi yata dumadalo yung tubig pababa ata, ano. Dumadaan diyan madalas. So, itong watermark remover na to mga katol, hindi lang to pang salamin. Pwede rin tong gamitin sa body. Yes, na-experience ko kasi nung nakaraan, nung umulan, tapos binalawan ko siya ng tubig. Tubig lang galing sa hose, pero hindi ko siya binanlawan. Ayun, lumabas. Ba, hindi pala pwede yun. So, sorry naman. So, yun ang nangyari. Nung umulan, binasa ko siya ng tubig kasi akala ko yung acid rain pag inanwan mo na ng tubig. Pero hindi ko siya pinunasan. Nung natuyo, ayun, naglabasan yung mga watermarks, sobrang dami. So wag na wag yung gagawin yung mga katol, ha? It's a big no-no. So dito naman tayo sa kabila, sa side. Ito, dito mga katol, yan, tong area na to, tong side na to. Yan, ayun, no? Nagbi-build up na yung watermarks.
Pwede rin to sa mga visor. Yung visor yun, kailangan dito. So, ganun po ka-importante yung watermarks remover, mga katol, no? Importante po yun. Siguro na e-experience yun na lumalabo na yung salamin galing sa lab. Pag nasa loob kayo, especially sa windshield, no? So, isa sa mga nagbibigay ng kalabuan sa ating view is yung mga watermarks na yun. So, pag pinatagal po natin yun, napakahirap na pong tanggalin. Kaya hanggat maaga pa lang, mga katol, is suggestion ko sa inyo, tanggalin nyo na agad yun. So, para hindi na lumala. Kasi pag nag-penetrate siya sa salamin nyo, napakahirap ng tanggalin. So, ganun yung mga katol. So, pati sa body, pwede to. Pwede itong watermarks remover na to. Galing sa Rebirth. Hindi po ito sponsored video. Binili ko rin po ito doon sa Rebirth kung saan ako nagpa-diamond car coating ng sasakyan. So, pakita ko sa inyo, mga katol, yung difference ng hindi pa napapahida ng watermarks. At saka parang hindi halata eh, no? Sa cellphone siguro. Ayan. Pag dinikit ko kasi umaano eh. Ayan. So, hindi siya halata. Anyway, etong area na to, yan. Sa mga gilid-gilid na to, yan. Special din yan. Ayan. Diyan nagpe-penetrate yung mga ano, yung mga watermarks. Yan. Ito, meron na to. Napahidang ko na. Ulitin ko na lang. Ito, wala pa. So, ito yung wala pa. So, hindi siya masyadong makikita sa cellphone. No? Hindi masyado nakikita. Anyway, so mamaya yung finished product papakita ko sa inyo. Pagkapahid nyo ng may watermarks na basahan, kailangan punasan nyo lang din agad ng tuyong basahan para hindi lumabo yung salamin. Kaya yung ibang ginagamit, nagbubuhos pa sila ng tubig. Yun ang pambanlaw nila. So usually, mga katol, ang maintenance ng watermarks remover ay 2 to 3 months, no? So depende kung gaano pa rin katagal o ay kung gaano na So usually, mga katol, ang maintenance ng watermarks remover ay mga 3 months. Yan, pero depende pa rin 'yo kung gaano nakakapal yung watermarks niyo, ha. So ako ay suggest ko mga 2 to 3 months, di ba? So, ganun ang ginagamit ko. Lalo na pag nakapark lang lagi sa labas yung sasakyan. Ayan. Ito sasakyan ko kasi, although may garahe nga kami, kaya lang, laging loaded yung garahe namin. Kaya dito ko na lang siya pinapark sa labas. So, dito na siya nauulan na, naaarawan. So, prone talaga siya sa watermarks. So yan, mga katol, tong sa passenger side, nalagyan ko na lahat ng watermarks remover. And so hindi lang siguro masyado talaga siyang alta, pero kanina meron na siyang mga konti-konti. Pati itong visor, nalagyan ko na rin ng watermarks remover. Yan. Medyo lumiwanag na siya. Itong windshield wala pa itong watermarks remover. Pero kung mapapansin nyo sa mga gilid-gilid dyan, meron yan. Itong area na to. Basta gilid-gilid dyan. So, dito naman tayo sa windshield.
So ngayon mga katol, pakita ko sa inyo. Pag pinahidan ko siya, usually di ba hindi natin siya nakikita ito. Pero pag pinahidan ko siya, ayun o, mapapansin niya, di ba? Yung mga dot-dot na yan. Yung mga dot-dot na ayan na dito, sa area na to. Kasi ayan o. So pagka pinapahidan siya, dumalabas yung mga watermarks na hindi natin napapansin. So, ganun ka-importante. Akala natin walang watermarks kasi hindi natin nakikita, pero pag pinahidan natin siya, dun siya lalabas. Tapos punasan kagad. Importante mapunasan niyo siya kagad. Huwag niyong hayaang matuyo agad yung watermarks remover sa salamin. Ayan. Yan. So kahit pa paano naalis na siya, 'di ba? Nawala na yung kanyang mga watermarks. So ganun yung madalas kong ginagawa mga katol, pagka mga 3 months na yung sasakyan nito, 3 months na 'to sasakyan na 'to. So ayun, akala natin minsan walang watermarks pero meron pala, 'di ba? Pagpahid natin dun pala siya lumalabas. Na-amaze lang ako. Ngayon ko lang din napansin kasi yun. So ngayon mga katol, papahid ako naman siya ng quick wax. Ito ang gamit ko, galing din sa Rebirth. Iki-quick wax ko siya. Ito lang ginagawa ko mga katol. Per panel po siya, per panel. So lahat po yan, lalagyan natin mamaya. So ang purpose po pala ng quick wax is para quick wax. Hindi, ano kasi siya, kung medyo tinatamad kayo magpahid ng paste na wax, so usually ginagawa yung quick wax every car wash, ginagano'n lang. So depende pa rin kung gaano nakakintabi sa sakyan ninyo. So baka mamaya lagpas na ng 2 weeks hindi nyo pa siya naki-quick wax, so kailangan din yung quick wax para ma-maintain natin yung kintab ng sasakyan. So marami naman po nabibilan na quick wax dyan. I suggest yung Formula 1 na quick wax. Yan, maganda yan mga katol. Yan yung gamit ko doon sa dati namin sa sakyan. And talaga namang 2 thumbs up ako doon sa Formula 1 na yun. Kapagod. So yan, pupunasan ko lang siya for finishing mga katol. Yan. Dahil naanawan ko na siya ng quick wax kanina. Yan. So, ayan o. Oh. Shine shine na naman si Monty. Nako, Diyos ko. Huwag naman sanang umulan. Parang awa mo na. So ayan, makintab na siya ulit mga katol. Ayan. Yan ang ano ng quick wax. Ayan. So lahat yan, nilagyan ko pati po ito. Chrome na to. Ayan siya. Shine shine na siya ulit. Ayan. Pati po ito, nilagyan ko. Kintab nyo na ulit na mga katol. Yan. Kung gusto nyo ma-maintain yung inyong kintab ng sasakyan, ay kailangan nyo siyang i-quick wax. Patingin sa gulong. Ayan. Ano yan na, no? Kintab nyo na. Sarap naman na lamin. Parang ayoko na siyang gamitin ulit. Pati po ito, nilagyan ko ng quick wax. Itong tail light na to. Wow! Drain. Sana oh. So, ayan.
Pati po pala itong sa tow hitch bar ko na to, yan, nilagyan ko po siya nung sa tarpon. Hindi na siya natignan. Yan siya mga katol. Pati po pala itong mugs na to mga katol, pinahitan ko siya ng water mugs remover. Itong gilid na to. Yan, tsaka ito. Yan. So kung mapapansin nyo, madalas, yan ho ata ang madalas natutuyuan ng tubig, ang water marks. Yan. Pero yung pinakaloob, hindi ko pa siya na papahidan. Yan. So, kailangan din po natin lagyan siya ng water marks remover. Kung wala naman pong water marks remover mga katol, pwede naman po suka. Actually, suka, okay naman po siya. Yan. Pero, ako kasi mas prepare ko itong ano na to eh, water marks remover. So, ayan. Maganda na siya ulit. So, ayan mga katol. Kinabi na. Paggabi na naman. So, ayan. Napahidan ko na siya ng water marks lahat ng bintana. And, na-quick wax ko na rin yung whole body niya. So, ayan na siya mga katol. And, tsura niya. So, madulas na siya ulit. Shine na siya ulit. Ayan. So, pati yung mga headlights, mga katol, ha, nilagyan ko ng quick wax. Ito, itong mga chrome, itong assembly light. Lahat po yan, nilagyan ko ng quick wax. Pati yung bumper na yan, yung kulay silver. Nilagyan ko po. Ayan. So, tayo tayong konti. Yan. So, makintab na ulit si Sky. Yung likod. Pati ito, nilagyan ko ng quick wax. Yan. So ayun na yung mga salamin yan na pinahidan natin ng water marks remover. So kung di nyo, baka hindi kasi masyado nakikita rito sa cellphone, no? Pero sa personal, makintab na siya ulit. Wala na yung mga malabulabong konting water marks remover. So ayan. So ayun na yung mga salamin niya. Ito po pala yung gulong na nilagyan ko ulit ng tire foam. Ayan, yan ang itsura niya. Hindi pa siya masyadong tuyo. Ayan. So ayan mga katol, dito ko na rin po tatapusin tong video na to. So hopefully nakatulong tong video na to sa inyo. And please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. Kapagod. So ingat-ingat po tayo lagi mga katol. And God bless po sa atin lahat.